over top everyone. Thank you so much for watching my channel. Yep, it's me again, George. Final check. So mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin, subscribe lang kayo guys, kasi I'm going to do it. I'm going to upload every day different kinds of content. Katulad niya. So guys, pakita ko lang guys ha. Ito yung kinakain ko ngayon guys. Ito worth lang nito nasa kan. Magkano ba? Dun. Nasa 80 pesos kasama na yung chicken guys. Diba? Ito yung food trip. 80 pesos kasama na yung chicken. So ito. Pakita ko na lang sa inyo. No? Oh, ito meron tayong quail eggs. Yung quick. Yan yun. So ganito. Pag parehas mo kayo na walang arte pagdating sa pagkain, patok na patok to sa inyo talaga, promise. Eh dito kasi sa amin sa Tondo, wala na yung magulay na tao, hindi ka masyado makakuha ng gulay dito, bibihira meron man pero napakamahal. Kaya ang babagsakan mo ganito. So eto ha, titirahin ko to lahat habang tinitira ko, magkukwento lang ako. Okay, so eto na-notice nyo may in-upload ako recently na kasama ko si OBR. Kasama ko si OBR, tapos OBR ko sabi niya palamunin ko lang daw siya dun sa vlog ko, yung pinapalabas mo lang palamunin ko lang daw siya. It will never happen. Minsan wala akong sinabing palamunin ko lang siya. Pero i-denake down ko na yung video guys, kasi hindi na kailangan. Alam mo, nakakainis lang kasi yung babaeng nun walang ma-appreciate na kahit na isang katiting na binibigay ko. Kaya alam niyo na kung bakit ako kumakain niyo. Stress out lang. Masama ba ang madaming pugo? 10 piraso yata itong pugong ito eh. Anyway guys, ayun na nga. Itong taong to, halos lahat binibigay ko eh. Alam mo yun? Pero ang tindi ng tama sa utak. Kumbaga meron siyang superiority complex. Nak-superiority ko. Ang gusto niya siyang boss. Ang gusto niya siyang nasusunod. Ang gusto niya siyang palagi matalino. Ang gusto niya. Meron pang incident eh, na humingi ng tulong sa akin kung paano gawin to. Tapos nung sinabi ko kung ano yung gagawin, humingi ng tulong sa iba. Alam mo yun? Weird na tao. Pero I decided to let go guys. Magtagal kami nagsama eh. Alam ko na rin yung galing eh. Nakasawa. But that's fine guys. Kasi tulad ngayon, diba? Hindi mo pwedeng taisin yung mga bagay na sa future ay pagsisisihan mo. Kaya ngayon, I rather, you know, kalimutan yung mga bagay na magpapabagsak lang sa akin sa future. Pero ito maganda to. Yung mass drop, Brad. Totoo yun.
nagulat lang ako kasi ang bilis ng pangyayari. 12 days I got my first 50,000. 50,000 pesos, guys. Ang process kasi ni mass drop, bibili ka ng kung gusto mong magbenta ng on your own, kung magaling ka magbenta, then bili ka sa kanila ng item nila, ibenta mo, kikita ka ng almost 100% kasi maganda yung patok mo dun eh. Diba? Tapos may rebate ka pa. Ngayon, pag hindi ka or ayaw mong magbenta, hindi ka keen na magbenta, meron silang option na parang bibili ka ng stock sa kanila. Kumbaga, bibili ka ng item sa kanila ng worth na 1,000 pesos. Ganun. Tapos ipapabenta mo rin sa kanila. At ang kapalit nun, meron kang 20% na profit monthly. Imagine mo yun, guys, ha? Wala kang gagawin. Silang magbebenta sa'yo. Bibigyan ka nila ng 20% monthly. At ang malupit dun, on the third month, pwede mong hugutin yung pinambili mo or pwede mong ibili ulit ng product nila. So parang hinihiram lang nila yung pera sa'yo tapos pinapaikot. Kasi meron silang e-commerce business, meron silang mga rebranding partners. That's why kaya nilang isupport yung mga ganung bagay, di ba? So yun na nga. Pasensya na kayo, hindi na ako nag-edit ngayon. Kung anong nakikita nyo, ganito talaga ako sa personal.